Hey, what's up guys? Andito tayo ngayon sa Cagbanport. Silipin natin yung ginagawang kalsada dito. Bali sa ngayon, ikutin natin papunta dun sa kabila. Ito. So ito yung Cagbanport. Ayan. Mapapansin ninyo, yun o, ginagawa na yung kalsada dito. Ayan. So, ito yung latest update natin dito sa isla ng Boracay. Matagal din guys, 2 months din na hindi tayo naka-update dito. Nag-upload ako na ang video bago nito from Barangay Apak to Cagbanport. So ngayon dito, from Cagbanport tayo, pabalik tayo dun sa may rotunda. Try natin kung makatagos tayo. Ayan, nakikita ninyo yung drainage ginagawa na dito. Standard pa rin yung lapad na kalsada dito, pareho dun sa nagawa na na phase 1 at saka phase 2. Ito yung itong main road. Ito kasi yung papunta dito pag pumunta ka sa port. Yung pabalik doon yon sa kabila, pero sa ngayon ay balikan na doon dahil sa ginagawa nga dito. Ang sitwasyon na to guys, kung napanood nyo yung mga videos ko dito about sa Boracay Crusher, ganitong ganito yung sitwasyon dati. Mas malala pa dito. So, sa ngayon, ganyan ang status niya dahil sa ginagawa yung kalsada. At saka yung mga ginawa doon na pipe sa phase 1 ay yung black pipe, yung made in Germany. And then, sa phase 2, hanggang dito, bali ito, sakto na ng phase 3. Dapat kasi sakop to ng phase 2 dati, pero siguro ginawa na nilang phase 3 ito dahil yung schedule niya pang phase 3 na dapat. Itong mga pipe na to, concrete pipes, dito na lang ginagawa. So, siguro mas nakatipid kasi mas mura lang siya compared sa black pipe. At saka siyempre dagdag na rin na pangkabuhayan sa mga gumagawa nito ng mga construction workers. So ayan, kung mapansin ninyo, ano, ini-excavate na yung gilid ng kalsada. At saka dito na lagi na daanan na rin ng pison. Ayan. Nabuhusan na rin yung area na yan. Hindi na masyadong akyatin. Hindi ko na nga napansin kung saan banda to eh. Pero ito pala yung sa may intersection papuntang Gaesano Capital. So ito, nagawa na yung one lane at saka yung sidewalk sa kabila, nagawa na rin. Dati kasi yung ginagawa nila, una muna ang main road, tapos sidewalk. Sa ngayon, one lane at saka one lane din yung sidewalk. Sarap sa pakiramdam na nakikita mo na ongoing yung rehabilitation. Ito, barangay Manok-Panok siya. Sityo Pagpan. Dito sa unahan, sityo Bubo na yan. At saka guys, ito yung wetland, kalapad yan. Yan, kung napansin nyo kanina, may mixer tayong sinusundan. Ito siya. Ito yung mixer na sinundan natin kasi may buhos dito sa footwalk. Yan o, nag-i-stamp na sila. So ayan guys, ang ongoing project dito ngayon.
Diretso muna tayo hanggang doon sa rotonda. Makita yung signage niya kung ilang meters pa to. Kahit ito may van ng DPWH. Sir! Yan, ang kusada na yan, pababa yan sa Sitsububun. Agos din yun doon sa Mekaipanport. Ayan guys, hanggang dito yung bagong kusada. Yan. Tingnan natin. Ayon, meron. Signage, tingnan natin. Rehabilitation of Circumferential Road, Tambisaan Port and Boracay GT Port, Tukagban GT Port. Ayan. Ang budget 108 million. Ayan. Tapos yung started ay February 19, 2021. Ang target completion date ay January 29, 2022. So, 1 year. Ilang meters ba ito? Sinorsokil yung contractor. Hindi ko makita kung ilang meters yung project. Wala. So yun guys, yan lang ang latest update dito sa Boracay Rehabilitation. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. It's me, Mr. Benz from Amazing Boracay. Keep safe everyone.